Yo, what's up guys? Itong video kong ito ay para sa kapwa ko OFW na gustong malaman kung active or inactive ang kanilang O membership. Yan, may ginawa akong tutorial sa lahat ng mga OFW is para sa inyo itong video na ito. Panoorin nyo lang aking tutorial para malaman nyo kung paano pag-login sa inyong mga OWA Apps application. Ito na guys. Ayan guys, unang yung gagawin is pupunta kayo sa OWA Apps. Kung wala kayong OWA Apps, i-download nyo muna sa Play Store. Yan, tapos click nyo yung OWA Apps. Ayan guys, ganito ang lalabas. Yung mga wala pang username and password, i-verify your account ang i-click nyo. Pero pag nalimutan yung password, forgot password ang inyong i-click. Ayan guys, pag na-click nyo na yung verify your account, ito yung lalabas. Pilapan nyo lang yan ng mga information nyo. At dapat yung email nyo is active guys, dahil dyan isesend ang inyong magiging username at inyong mga password. Fill up nyo lang guys yung tama nyong information, dapat walang mali. Hindi ko na to sa inyo ipapakita guys kasi baka haba yung video. Pagkatapos nyo guys fill upan yan is i-click nyo lang yung verify. Guys, pag napindot nyo yung verify, ito yung sasabihin niya na isend na sa Gmail nyo yung magiging username nyo at yung password. At pupunta ulit kayo sa OWA guys at ilalagay nyo na yung user at password nyo. Hindi ko na pinakita guys kung paano ako mag-login. Basta ito na lang yung lalabas. Nakalagin na kayo sa inyong OWA apps. At dito nyo guys makikita ang inyong personal information. Allowed nyo lang guys yan. Ayan, dito nyo na guys makikita kung active kayo in or inactive. Ako guys inactive dahil hindi ako nakapag-renew ng aking OWA. Kailangan ko pa siyang i-renew. Kaya inactive siya. Ito pa guys yung nasa Saudi Arabia pa ako. Last employer ko pa sa Saudi Arabia. E ngayon guys nandito na ako sa Qatar. Kita nyo din dito guys ang inyong payment history. Click nyo lang yung payment history. Yan makikita nyo guys. Yung last na hulog ko ay 2020 pa. At nung 2017 nung una akong umalis sa Saudi. Nung pumunta akong Saudi Arabia. Makikita nyo din dito guys ang inyong mga e-card. Yan, explore nyo lang guys yung mga nasa loob. Basta makikita nyo dyan yung e-card nyo, yung program, e-service, meron din dyan. Ayan guys, hanggang dito na lang yung aking tutorial. Yan, hindi ko na guys pinaba dahil napakadali lang naman ang tutorial na yun. Ayan guys, sana nakatulong. Yan, kahit din nyo na kayo subscribe. Bye bye, thank you.